Hello, magandang araw sa ating lahat. So, ito yung part 2 ng ating tutorial dito sa ating car amplifier na X12. So, sana is napanood niyo yung part 1 kung nung nag-repair tayo sa amplifier na ito kasi meron siyang sira na mga MOSFET transistor. So, ngayon ang gagawin natin is i-clarify natin kung ano ba talaga ang tamang setup dito sa kanyang mga setting at dito sa kanyang mga control at sa likod dun sa saksakan ng speaker. So yan ang ating ituturo ngayon kung alin ba dito ang mga input natin at ano ba ang tamang select para sa magandang output ng sound. So dito sa part na to is nandito yun sa side ng amp natin. So makikita natin dito isang ang mga selector switch niya, itong RCA input output yung at kabilang channel. So ngayon dito sa una is merong nakalagay na channel 1 and 2. So ang input ng channel 1 and 2 is itong RCA na to. Ito is channel 1. Channel 2. So, ang channel 1 at channel 2 is iisa lamang ng selector. Itong nandito. And ito namang 3 and 4 is dito naman siya sa kabila. So, kung mapapansin nyo, meron siyang line out. Ito po yung link. Line out po siya. Papunta sa iba pang amp or saan pa ba gamitin yung signal na in-input natin dito sa ampli natin. So ngayon, dito sa kanyang crossover is meron tayong low pass filter, off, high pass filter, at treble. So, yung nakasanayan nating equalizer is yung knob or potentiometer. Dito sa kanya is fixed siya. Nakaset na siya sa designated decibel kung saan mo siya i-select. So meron ditong 0, 6 at 12. So pag punta ka sa 12, mas magha-high yung sound kasi nandun siya sa 12. So itong 6 is medyo high lang siya at itong 0 is flat lang yung sound na maririnig natin. So dito naman sa super bass, same din ang rating, itong 12 dB. So yan, pag select natin sa 0 is flat yung sound, 6 is medyo may bass na siya, and then 12 is meron na siyang super bass o malakas na yung bass na maririnig natin. So ang naka-importante ng setting na ito is malalaman mo itong crossover, high pass filter, off at low pass filter. So ngayon, meron tayong actual na pag-testing ng crossover natin at yung pag-select ng ating frequency doon. So, same lang dito sa channel 3 at saka 4. So, sa 3 and 4, ito naman yung selector niya. So, yan. Same lang yan. Kaso, naka-mirror lang yung mga selector, ang crossover nandito is nandito din sa kabila. So yan ang dapat nating tandaan na dapat basahin mo talaga yung kung saan ka mag-select. So dito sa kanyang control is meron tayong channel 1 and 2. So sa channel 1 and 2, dito is ito yung control natin. So ito yung gain, yung pampalakas at pampahina. At yung low pass filter, so ito yung frequency natin sa ating bass. So i-actual natin siya mamaya kung paano natin itimpla ito. At ito yung high pass filter doon naman sa ating high frequency or sa tweeter natin. So dito naman sa channel 3 and 4, so kung dito ka sa channel 3 and 4 nag-input,
dito naman yung control niya. So, yan lang po. So, dapat mo talagang malaman kung para saan itong mga knob na to at kung saan ka din mag-input dito sa likod. So, dito naman tayo sa likod is ito yung speaker out natin at supply. So, dito tayo sa ating supply is itong 12 remote at positive 12 is dapat nagkadugtong talaga sila para mag-on yung system natin. At yung negative natin is dito sa ating ground. So, meron siyang fuse dito na nilagay. So, around mga 25 ampere siya. So, dito ngayon sa ating speaker out. So, marami siyang speaker out kasi nga 4 channel itong amp natin. So, syempre, apat na terminal din yung nandito sa likod. So, ang channel 1 is ito yung kanyang positive, negative. So, same lang siya sa buong channel. So, ang pinagkakaiba nito is dapat mo talagang i-select. Kasi kung doon ka sa channel 1 nag-input doon sa RCA sa kabila, is dito din yung tunog na lalabas niya. So, kapag sa channel 2 ka naka-input, is ito yung speak dito ka magkabit ng speaker. So, same lang dito lahat sa channel 3 and 4. So, kasi kapag nag-input ka sa 1 and 2, tapos dito ka nagkabit ng speaker, is syempre, wala talagang tunog yun kasi hindi naman yun ang kaniyang output. So, kung naka-input ka sa 1, dito ka din sa 1. Meron ditong front speaker. So, hiwalay din siya dito sa rear speaker. So, ang front speaker, kasi pwede mo siyang gawing mid-high or yung vocals at yung tweeter. At yung kabila naman is i-select mo sa bass. Sa crossover, pwede mong gawing bass. So, yan ang ituturo ko ngayon. Kakabitan natin ng isang subwoofer at isang mid-high speaker at i-select natin yung tamang setting niya. So ito guys, ito yung mga temporary na mga connection natin. So pasensya na kayo sa mga wires na ginagamit natin. So ito yung supply, positive, negative. So naka-on na siya ngayon. Itong malaking wire na nasa channel 3 is papunta sa ating subwoofer ito. Subwoofer natin. At itong channel 1 naman is papunta dito sa ating maliit na speaker. So, ito po yung car speaker natin. So, atin siyang patunugin ngayon at iselect yung tamang setting niya. So, ito na yung connection natin guys. So, linagay natin yung isang channel dito sa channel 1 para dito siya natin i-control. At yung isa naman sa channel 3 para dito sa kabila natin i-control. So, since meron tayong crossover, so ang isa is focus tayo sa subwoofer. So, dito yung isang sound. At yung sa kabila naman is sa mid-high natin. So, doon po tayo naka-connect. So, yun atin na siyang i-testing ngayon at i-set natin sa kanyang control. So yan, itong isa is sa channel 1 is ating mid-high speaker. So ito yung control niya. So yan. So ito yung gain. At ito naman yung frequency niya. Yan, lakasan natin yung konti. So, makapal siya dito. At doon naman is manipis yung music natin. So, select na, nakaselect siya dito sa ating high pass filter. So, ano bang mangyari kapag select natin sa off? So, yun. Sa low pass filter,
So nawala ang sound kasi nag-bass na yung ating speaker, so hindi naman niya kayang mag-bass. So dito siya sa ating high pass filter or sa high na setting. So dito sa ating treble setting yan, so mas madagdagan siya ng high kapag select natin sa 12 dB. So sa bass naman ganito yun. So madagdagan din siya ng konting bass kapag nag-select tayo sa 12 dB. So ngayon dito naman tayo sa kabila itong ating subwoofer. So i-zero muna natin itong ating mid-high. So dito naman tayo sa channel 3. So ito yung control niya. So sa subwoofer na natin to. So ayan. So ayan yung sub natin. Tumutunog na siya ngayon. At ito yung kanyang frequency. So yun, malalim na bass. At yan, medyo may ano na siya, mid bass. So ito yung malambot na bass na setting. So dito sa ating crossover is nakalagay siya sa low pass filter. So sa bass na frequency siya nakalagay. So ano bang mangyayari kapag ilipat natin dito? So yeah. So nawala yung bass natin, napalitan ng vocals. Pero hindi naman maganda yung tunog kasi pang bass yung box. So dapat dito sa specific na setting talaga siya nakalagay. So balik natin sa low pass filter. So yan, pure na bass na siya. At dito sa treble, pwede na lang zero na yan. Kasi bass naman yan. At dito sa bass is kailangan pang dagdagan. So yan, nakaselect sa 12. So yung bass natin ngayon, at lakasan natin ng konti yung ating high. So yan, balance na po yung sound niya. Ito po yung subwoofer na ginawa ko. So ito po inspired sa Bose na Custimas design. Pero DIY lang po yung mga material na ginamit natin dyan. So yan, nakaselect na yan sa tamang setting niya. So yun guys, kung nakatutulong itong video na to sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe at pag-support sa ating channel para sa marami pa nating mga video tutorial. So maraming salamat sa panonood at God bless us all.